Tyler's POV. Pagkatapos kong pag-aralan ang mga dokumento, at pirmahan ang mga ito ay napatingin ako sa aking orasang pambisig, mag-aalas 6 na pala, kaya agad kong ibinalik sa folder ang mga papeles, at ipinasok sa aking drawer. Naghanda na ako pauwi, at nakakaramdam na rin naman ako ng pagod, kaya kailangan ko na ring magpahinga. Paglabas ko ng aking opisina, ay may nakita akong isang babae na humahangos papasok sa opisina ni Agathe kaya tinitigan ko itong mabuti. Nanlaki ang aking mga mata nang mapagsino ko ito. Amira, I whispered, at pagkatapos ay dahan-dahan akong tumungo sa labas ng opisina ni Agatha at matamang nakinig sa pag-uusap nila. Kailanman ay hindi ko naging ugali ang makinig sa usapan ng may usapan, ngunit hindi ko maintindihan sa aking sarili kung bakit ko ito ngayon ginagawa. Buti naman at dumating ka pa. Ang kapal naman ng mukha mo para malate ka sa unang araw mo. Ani ni Agathe kay Amira. Sorry po ma'am, medyo traffic po kasi papunta dito. Sagot naman ng bago kong servidora. Wala akong pakialam sa excuses mo Miss Valdez. Kay bago-bago mo pinag-aantay mo ako. Huwag mong ipagmamalaki na dahil tinulungan ka ng may-ari ng bar na ito, ay makakaasta ka na dito na akala mo kung sino ka. Galit niyang wika na ikinanuot ng aking noo. Ganito niya ba tratuhin ang aking mga empleyado? Naku ma'am hindi po. Nagsasabi po ako ng totoo, dahil may banggaan po kasing nangyari mala. Hindi na ni Amira natapos ang sasabihin niya, dahil binara agad siya ni Agatha. Wala akong pakialam sa excuses mo. Tagasilbi ka lang dito tandaan mo yan. Isang katulong, isang servidora. Ang kapal ng mukha mong magpalit sa pagpasok. At ang kapal ng apog mo. Gusto mong tanggalin kita dito. Huwag mong ipagmamalaki si Tyler, dahil hindi kanya papatulan. At huwag mong lalandiin ang nobyo ko. Galit na galit niyang sigaw na ikinagulat ko. Nobyo. Ako nobyo niya. Kailan pa? That's it. Kailangan ko nang makialam, dahil sa mga pinagsasasabon ng Agatha na ito. Papasok na sana ako ng opisina ni Agatha, nang may pumigil sa aking braso na ikinalingon ko. Aaron, ginulat mo ako. Ano ginagawa mo dito? Wika ko. Hayaan mo sila dyan, may problema ako kailangan ko ng kausap. Ani niya sa malungkot na tinig, kaya napatingin na lamang ako sa bukas na pintuan, at napailing na lamang ako, sa susunod na araw ko na lamang kakausapin si Agatha, upang isaksak sa utak niya na hindi niya ako nobyo. Agad kong iginiya si Aaron sa aking opisina, at nagpadala na rin ako ng maiinom. Habang nag-uusap kami, ay may ilang katok ang pumukaw sa amin. Come in, wika ko. Pagbukas ng pinto ay iniluan nito ang magandang servidora, kaya napatigil ako sa pagsasalita, at napatitig na lamang ako sa kanyang mukha, at baka sa kanyang mga mata na kagagaling lamang niya sa pag-iyak. Sir, heto na po ang alak na pinakuha niyo, at kung may kailangan pa po kayo ay magsabi lamang po kayo. Wika niyang nanginginig ang boses. Nakaramdam ako ng matinding awa at pagkahabag sa kanya, dahil sa pagtrato sa kanya ni Agatha. Nakatitig lamang ako sa kanya, napayuko si Amira ng kanyang ulo, marahil ay hindi niya kayang paglabanan ang mga titig ko. Kung wala na po kayong ipag-uutos ay aalis na po ako, marami pa po kasi akong trabaho. Wika niya at agad na lumakad palabas ng aking opisina. You do like her, nakangising ani ni Aaron. Natawa naman ako sa sinabi niya, kaya napapailing ako ng ulo. Kinuha ko ang bote ng alak at sinalinan ko ang dalawang kapita, at sinaid ko agad ang laman nito at muling sinalinan. Don't try to hide it, bro. It's obvious, from the way you looked at her and treated her. You have romantic feelings for her, nakangisi niyang ani sa akin. Wala, kalimutan mo na, mukhang mas malalayang problema mo sa pag-ibig, kaysa sa maliit kong problema. Ani niya sabay tawa ng malakas. Binato ko siya ng pen at sinalo naman agad niya ito, at ibinalik pa sa akin. Anyway, the main reason I'm here, ay upang ipaalala ko sa iyo ang nalalapit na meeting natin. Baka lang makalimutan mo, napaka-importante ng meeting na iyon. Ani niya,
Tumango ako at pinakita ko sa kanya ang schedule plan ko na nakakabit sa wall, at pinakita ko sa kanya na nakasulat doon ang date and time ng mahalagang meeting namin, kaya napangiti naman siya. Hindi na rin siya nagtagal at umalis na din, dahil may mga aasikasuhin pa raw siyang importanteng gagawin. Sumandol ako sa aking swivel chair at ipinikit ang aking mata, nang biglang lumitaw ang mukha ni Amirez sa aking balintotaw. Napatayo ako sa aking pagkakaupo, at hinablot ang susi ng aking sasakyan na nasa table ko, at mabilis na rin akong lumabas ng aking opisina. Hindi ko nagugustuhan ang nararamdaman ko, kaya mas mabuti pa na lumabas na lang ako at umuwi ng kondo ko. Papalabas ako nang makita ko si Amira na nagse-serve sa customer, kahit may mga ngiti sa kanyang lobby, ay makikita mo pa rin ang kalungkutan sa kanyang mukha. Pinagmasdan ko ang kabuuan niya, at napangiti ako nang makitang suot-suot na niya ang kanyang uniforme, na bumagay sa kanya. Bumalik ako sa aking opisina para balikan ang ilang dokumento, na kailangan kong dalhin naman sa bahay upang tapusin. Palabas na ako ng exit ng bar, nang bigla ay maulinagan ko ang boses ni Agatha, na galit, kaya napahinto ako sa aking paglalakad. May atraso pa nga pala sa akin ang babaeng ito, dahil sa pinagkakalat niya na nobyo niya daw ako. Huwag kang tatanga-tanga. Hindi ikaw ang pakikisamahan ng mga customers dito. Ikaw ang makikisama sa kanila. Kung gusto nilang hawakan yung dibdib mo, ipahawak mo o ipalamutak mo sa kanila. Wala akong pakialam. Galit niyang ani sa kanyang kausap. Hindi ko nagustuhan ang narinig ko, dahil kahit kailan ay hindi ko hahayaan na may mabastos akong empleyado dito sa loob ng pag-aari ko. Mas importante sa akin ang respeto ng mga customers sa mga empleyado ko. Kaysa sa pera nila, napalapit ako sa may likod ng bar at nakita ko sa gilid si Amira at Agatha na magkaharap, habang si Amira ay nakayuko at mukhang umiiyak. May kung anong galit akong naramdaman para kay Agatha, nang makita ko at marinig ko kung ano ang mga pinagsasabi niya kay Amira. Ma'am, hinawakan niya po kasi yung puwitan ko. Tapos hinawakan niya ako sa magkabila kong dibdib, at pilit niya akong niyayakap kaya nasampal ko po siya. Wika ni Amira na umiiyak, kaya nagpanting ang aking tainga dahil sa aking narinig, at agad na lumapit sa kanila na may galit sa aking mga mata. Who did that to you? Galit kong ani, na pareho nilang ikinagulat at sabay pa nila akong nilengon. Tyler, nandyan ka pala, wala yon, nagkamali ka lang ng narinig. Agad na ani ni Agatha, at pumulupot ang kanyang kamay sa aking braso, na agad ko namang inalis at tinulak ko pa siya palayo sa akin. Sir Tyler Harrison ang itatawag mo sa akin, Agatha. Don't forget, I am your boss, and you are just my employee. At hindi ikaw ang kinakausap ko, kaya huwag kang sumabat dito. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo, at kailanman ay hindi ko pinahintulutan na bastusin ng kahit na sino ang mga empleyado ko, sa loob ng aking kinasasakupan. Galit kong ani sa kanya, at nakita ko ang pagkapahiya niya sa harapan ni Amira, na nagulat din sa aking tinuran. Now, Miss Valdez, tell me who assaulted you. Come with me, and let me know who assaulted you. Akong bahala sa iyo, at huwag kang matakot, galit kong ani dahil sa nangyari sa kanya, at hinawakan ko siya sa kamay, sabay hila papasok ng aking bar. Ikinumpas ko ang aking kamay sa itaas ng ere, na siyang nagpatigil ng maingay na musika. Ang lahat ng tao na sumasayaw ay napatigil, at nagtataka, ang mga bouncers at bodyguards ko naman ay nagsikilos, at nagsisunod sa akin, dahil nakikita nila ang galit sa aking mukha. Now tell me who is that guy, na bumastos sa iyo. Galit kong ani habang isa-isa kong tinitignan ang mga taong nakaupo sa mga table, at ang mga taong nakatayo dahil sa naudlot na pagsasayawan. Yumuko si Amira, at pagkatapos ay pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha, at ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay, at ng kanyang katawan, kaya mas lalo akong nakaramdam ng matinding galit sa puso ko, na hindi ko maunawaan. Don't be afraid, Miss Valdez. I will protect you. Please sabihin mo sa akin kung sino ang bumastos sa iyo. Ani ko sa mahinahong boses, upang huwag siyang matakot. Pagangat niya ng kanyang ulo, ay tumingin siya sa akin na parabang hindi makapaniwala sa aking sinambit. Maya-maya ay agad niyang itinuro ang isang grupo na nasa gitna ng stage, at baka sa kanilang mga mukha ang pagkabahala.
Naglapitan na ang mga bouncer sa grupong itinuro ni Ms. Valdez upang maghanda ng kanilang gagawin. Sino sa kanila? Muli ay tanong ko. Nilapitan ko ang grupo habang hila-hila ko ang kamay ni Amira. Habang magkasalakap ang aming mga palad. Siya po, sabay turo sa lalaking matangkad, nakababakasan ng takot sa kanyang mukha. Isang suntok sa panga ang binitawan ko, sanhi ng pagpupulasan ng mga tao sa gitna ng stage. Matinding galit ang nararamdaman ko, dahil sa pambabastos na ginawa niya sa empleyado ko. Tatlong lalaki ang natira, habang ang sinuntok ko ay nakahilata naman sa sahig. Lumuhad ako sa harapan niya, sabay haklit sa kanyang kwelyo, at isang suntok pa ang pinakawalan ko sa mukha niya. How dare you? I will kill you, the next time you touch my girl. Nanginginig ang boses ko sa galit na aking nararamdaman. Huwag niyong dadalhin ang kalibugan niyo dito sa bar ko. At lalong-lalo, huwag ninyong gagalawin ang pag-aari ko. Galit na galit kong ani na ikinatingin sa akin ni Amira. Agad kong sinenyasan ang mga bouncers, at isa-isa nilang pinagdadampot ang mga kalalakihan, at mabilis na itinulak palabas ng aking bar. Huminga ako ng malalim, at pagkatapos ay hinila ko na palabas ng bar si Amira, at agad na isinakay ng aking sasakyan. Alam kong lahat ng mga mata ay sa amin nakatingin, lalong-lalo na ang nagbabagang titig ni Agatha, ngunit wala na akong pakialam pa, dahil ang alam ko lang, ay gusto kong ilayo si Amira ngayon sa ganitong klaseng lugar. Hindi ko pinapansin ang tingin sa akin ni Amira, hindi ko rin naman maintindihan ang sarili ko, kung bakit ganito ako sa kanya, ang alam ko lang ay gusto ko siyang protektahan at alagaan. Hindi ko alam kung bakit, pero ayokong hahawakan ng kahit sino si Amira. Makakapatay talaga ako, sa oras na may magtangkang humawak o manakit sa kanya. Hindi ko alam kung pagmamahal ba itong nararamdaman ko para sa kanya. Pero mula nang makilala ko siya ay kakaibang tibok ng puso ang aking naramdaman. Ihahatid na kita sa inyo, sabihin mo na lamang sa akin ang exact address mo. Seryoso kong ani sa kanya, pero sir, hindi pa po tapos ang trabaho ko. Ani niya, sabay tapak ko sa preno na muntik na niyang ikasubsob. Napatitig ako sa kanya, may kung anong takot naman ang naramdaman niya kaya huminga ako ng malalim. Dinukwang ko siya at sinuot ko sa kanya ang kanyang seatbelt. Ako ang boss mo, kaya ako ang masusunod dito, nagkakaintindihan ba tayo ha? Huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin ko na walang sino man ang maaring umapi sa iyo sa loob ng pag-aari ko. Pagkawika ko ay muli kong pinaandar ang aking sasakyan. Hindi naman kalayuan ang tinitirhan ni Amira, kaya nakarating din kami agad sa kanilang munting tahanan. Sir, salamat po, baka po gusto nyo ng kape. Ani niya ngunit tinanggihan ko lamang ito. No thank you, pumasok ka na at aalis na rin ako, wika ko. Isasarado ko na lamang ang aking pintuan nang muli akong magsalita. Miss Valdez, I need to take someone to a big party event, but I don't have a girlfriend to accompany me. Can you be my date that night? Walang kagatol-gatol kong wika sa kanya. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha, alam ko na nabigla siya sa sinabi ko, pero wala akong maisip na maaari kong isama. Ayoko naman si Courtney dahil hindi ako komportable sa kanya, daig pa niya ang sawa kong makapulupot sa akin. Hindi ko na siya hinintay na sumagot pa, at muli akong nagsalita na ikinagulat niya. Good. I will pick you up tomorrow, 10 a.m. sharp for your gown fitting. Wika ko sa kanya at agad na rin akong umalis, at hindi na siya binigyan pa ng pagkakataong magreklamo, o magsalita man lamang. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang pagkagulat, ngunit binaliwala ko na lamang ito. Maaga pa lamang ay nakahanda na ako sa pag-alis, pupunta muna ako ng opisina bago ko sunduin si Amira, upang magpasukat ng isusuot niyang gown sa isang party na dadaluhan ko. Pagbaba ko ng unang palapag, ay nagulat pa ako nang inabutan ko ang aking ina na nasa living room. Napakunot ang noo ko, dahil napakaaga naman niya akong bulabugin dito sa kondo ko. Hey mom, what brought you here? Ani ko sabay halik sa kanyang pisngi. Matamis naman itong ngumiti sa akin, at niyakap pa niya ako ng mahigpit. I just have one thing to say to you, I miss you so much. Nonetheless, for business purposes, your father and I must travel back to England. Ani niya, tumango na lamang ako sa kanya,
Nagpaalam na din ako, pero sumabay na din naman siya sa pag-alis ko. Dahil mag-e-empake pa daw sila ni Daddy ng mga dadalhin nila. Gusto niya lang ipaalam sa akin, na matatagalan ang pagbabalik nila dahil sa mga negosyong kailangan nilang asikasuhin sa England. Habang binabaybay ko ang papuntang opisina, ay napapangiti ako sa isiping makakasama ko ngayong araw si Miss Valdez. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Never ko pa itong naramdaman sa tanang buhay ko. Basta sobrang saya ng puso ko, na makakasama ko siya ng matagal-tagal ngayong araw na ito. Pagkarating ko sa aking opisina, ay nakangiting si Ava ang sumalubong sa akin. Good morning, sir, malandi niyang bati sa akin. Si Ava ay isa sa mga parausan ko, kapag inaatake ako ng init ng katawan. Madalas ay bigla na lamang siyang papasok sa loob ng aking opisina, at maghuhubad na lamang sa harapan ko. Good morning, bring me a coffee. Utos ko at dumiretso na ako sa aking opisina, at hindi ko na siya binigyan ng pansin. Ilang minuto lamang ang nagdaan, ay ang sexing sekretarya ko ang nakangiting pumapasok sa aking opisina, na may malagkit na ngiti sa kanyang lobby, kaya agad ay sumandol ako sa aking swivel chair, at pinagmasdan ang katawan niyang umiindayog sa paglalakad palapit sa akin. Lock the door. Utos ko sa kanya habang dinidilaan ko ang pangibaba kong lobby. Agad na tumalima si Ava, at ibinaba ang kape sa isang maliit na lamesa, na nakaharap sa aking sofa. Pagkalock niya ng pintuan, ay humarap siya sa akin sabay himas ng kanyang katawan. Kaya mas lalong nag-iinit ang pakiramdam ko, habang pinagmamasdan ko ang kanyang ginagawa. Come here! Wika ko sa kanya kaya nagmamadali siyang lumapit sa akin, habang isa-isa na niyang hinuhubad ang kanyang damit. Paglapit sa akin ni Ava, ay wala nang saplot ang kanyang katawan, kaya para akong naglalaway habang pinagmamasdan ko ang hubad niyang katawan. Tiningnan ko ang kanyang kabuuan, at inangking ko siya. Now get out. I have lots of things to do, Ava. Pagtataboy ko sa kanya habang inaayos ko ang aking kurbata. Pagkalabas niya ay agad akong umupo sa aking upuan, at sinimulang asikasuhin ang mga kailangan kong pirmahan. Nang matapos ako sa aking mga ginagawa, ay napatingin ako sa aking orasang pambisig. Mag-aalas 10 na pala, kaya agad kong inayos ang mga papeles na pinirmahan ko, at ibinalik ko lahat sa folder, at mabilis na lumabas ng aking opisina. Here, dalhin mo iyan sa HR department at kanina pa nila yan inaantay, aalis na ako, pag may naghanap sa akin. I'm busy, okay, maautoridad kong utos sa aking sekretarya, at mabilis ko nang nilisan ang aking building, upang sunduin naman si Amira. Amira's POV. Maaga akong gumising ngayon, upang makapaghanda ng agahan na iiwan ko para sa aking ina. Matapos akong makapagluto ay agad din akong naligo. Upang makapaghanda na para pagdating ng aking amo ay aalis na lamang kami, nakakahiya naman kung paghihintayin ko siya. Hindi ko talaga maunawaan kung bakit sa dinami-dami ng babaeng, pwede niyang ayaing makasama sa okasyong iyon ay ako pa ang napili niya. Alas 10 ng umaga ay narinig ko na ang sasakyan ng aking amo, sa harapan ng aming bahay, kaya agad na akong nagpaalam sa aking ina. Mag-iingat ka anak, ani niya bago ako lumabas ng aming munting tahanan. Mabilis akong lumabas ng bahay at lumapit sa sasakyan ng aking amo, bubuksan ko na lamang sana ito, pero pinigilan niya ako at pinagbuksan ako, nakaramdam naman ako ng hiya kaya napayuko ako ng aking ulo. Isang butik ang aming pinuntahan, at sa itsura pa lamang nito sa labas, ay makikita mo nang hindi ito basta-basta mumurahin, kaya naman kinakabahan ako, dahil wala naman akong pera na ipambabayad dito. Sir, ano po ginagawa natin dito? Nahihiya kong ani, kahit alam ko naman kung bakit kami nandirito. Ang akala ko kasi ay simpleng dress lang na maaaring mabili sa mall, pero sa butik na ito ay nakakamanghang pagmasdan, ang bawat kasuotang nakadisplay sa mga mannequin nito. Follow me inside. Wika niya na sinunod ko naman, habang nakatitig ako sa mga naggagandahang mga gown na nakasuot sa mannequin. Chelsea, I want you to take care of her, and give her the best gown you have here. Wika niya habang nakatitig sa aking mukha. Mabilis namang tumalima ang babaeng tinawag niyang Chelsea, at humarap sa akin ng may malaking ngiti sa kanyang lobby. Follow me, Miss Beautiful, magiliw niyang ani sa akin. Hindi ko man siya kilala,
pero ibang-iba ang ugali niya kaysa kay Ma'am Agatha, na laging galit sa akin. Here, lahat ng gown na iyan, ay ang pinakadekalidad na gown na meron kami sa boutique na ito, mamili ka lang dyan at magsukat ng gusto mo, tawagin mo ako kapag may napili ka na. Nakangiti niyang wika sa akin, at tumango lamang ako. Pagkasara ng pinto, ay napaupo ako sa sofa at agad na napatikip ng kamay sa aking bibig. Sus Mariosep, napakagandang mga gown naman ng mga ito. Parang nakakatakot hawakan. Saan ba kami pupunta, at kinakailangan kong magsuot ng ganito kagarang gown, na sa fairy tale ko lamang napapanood. Wika ko sa aking sarili. Hindi ako makapaniwala na makakapagsuot ako ng ganitong klase ng kasuotan, na niminsan ay hindi ko naisip na mahahawakan ko. Kahit yata sa panaginip ko ay hindi ito sumagi sa isipan ko, dahil alam ko naman na napaka-imposibleng pangarapin ang makapagsuot ng ganitong klase ng kasuotan, pero heto, at nasa harapan ko ang lahat ng ito. Isa-isa kong tinignan ang bawat mag-agarang gown, isang gold gown na kita ang likod, at hapit sa katawan na may mahabang slit sa kaliwang hita, ang nakaagaw ng aking pansin. Mahaba at manipis ang manggas nito sa kanan, naabot hanggang sa palapulsuhan, samantalang walang manggas ang gawing kaliwa, habang ang slit nito ay nasa kaliwa ng hita. Kinuha ko ito at tinapat ko sa aking katawan, at napangiti ako. Kahit hindi ko pa ito sinusukat ay alam kong kasya ito sa akin. Agad akong humarap sa malaking salamin, at mabilis na naghubad upang may sukat ang gown sa aking katawan. Napamaang ang aking lobby, nang makita ko ang aking kabuuan, at hindi ako makapaniwala na ganito kaganda ang aking katawan. Isang katok ang nagpapitlag sa akin, kaya mabilis kong nilingon ang nakasaradong pintuan. Ma'am, okay na po ba kayo dyan? Papasok po ako, okay. Wika niya at biglang bumukas ang pintuan, at iniluwa nito ang magandang babae na nagngangalang Chelsea. Wow ma'am, ang ganda-ganda niyo naman po. Bagay na bagay sa inyo ang napili niyong gown. Sigurado akong matutuwa nito si Sir Tyler, kapag nakita niya kayo. Ani niya sa akin kaya napangiti naman ako. Salamat po. Wika kong nahihiya pa, dahil nakatitig siya sa kabuuan ko. Siguradong mas lalong mababaliw sa iyo niyan si Sir Tyler. Napakaganda niyo po lalo na habang suot ninyo ang gown na iyan. Paano pa kung maayusan ang maganda mong mukha? Sigurado ako na maraming mababaliw sa iyo, kaya siguradong babakuran ka na ni Sir Tyler. Wika niyang kinikilig pa, po. Naku, nagkakamali po kayo, amo ko lang po si Sir Tyler, at wala po kaming relasyon. Namumula ang aking mga pisngi sa sobrang hiya. Naku ma'am. Sa toto lang po, ay ikaw pa lang po ang dinala niyang babae dito sa butik, na pag-aari ng kanyang ina. Kaya nakasisiguro po ako na higit pa sa pagiging amo ang meron si Sir Tyler para sa iyo. Wika niyang muli sa akin ng nakangiti. Hindi ko alam, pero may nararamdaman akong kilig sa kanyang sinambit, ngunit sa tuwing may isip ko si Ma'am Agatha, ay bigla na lamang akong parang binabalot ng takot, dahil ayokong mapag-initan ako sa aking trabaho. Okay na po siguro ito, nakangiti kong ani. Huhubarin ko na sana ang suot kong gown, pero pinigilan niya ako. Hinawakan niya ako sa aking palapulsuhan, at hinila ako ng bahagya papalabas ng silid. Halika sa labas, at gustong makita ni Sir Tyler ang napili mong gown. Wika niya na ikinalaki ng aking mga mata. Naku, hindi na po kailangan. Huhubarin ko na po ito, okay na sa akin ito. Kinakabahan kong wika sa kanya. Ayokong makita niya ako, nahihiya ako kay Sir Tyler. Naku ma'am. Kabilin-bilinan po ni Sir Tyler, na kailangan niyang makita ang mapipili mong gown ng suot mo ito, ani niyang muli, kaya wala na akong nagawa nang igiya niya ako palabas ng silid na ito. Napayuko na lamang ako, at hindi ako makatingin nang iniharap niya ako sa aking amo. At dito na po nagtatapos, ang ikatlong kabanata ng ating kwento, at sana'y muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata, maraming salamat.